Magandang araw mga bata! Ang aralin natin ngayon sa Filipino ay ang pagbibigay ng susunod na pangyayari sa napakinggan o nabasang kwento. Sa pagtatapos ng araling ito, ang mga mag-aaral ay inaasahang maibibigay ang susunod na mangyayari sa napakinggan o nabasang kwento at makapagsasalaysay ng orihinal na kwento kaugnay ng napakinggan o nabasang kwento. Handa na ba kayong makinig ngayong araw na ito? Simulan na natin! Madalas na gamitin sa pagpapahayag ang paghihinuha. Ano nga bang ibig sabihin ng paghihinuha? Ito ay mga pahayag ng mga inaakalang mangyayari sa isang sitwasyon o kondisyon. Ito ay pwedeng pasulat o pasalita. May mga halimbawa ng salita na ginagamit sa paghihinuha. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod. Una, marahil. Gamitin natin ito sa pangungusap. Marahil ay naipit siya sa traffic kaya hindi pa siya nakauuwi. Pangalawang halimbawa, baka. Baka hindi ako makarating sa iyong kaarawan. Pangatlong halimbawa, sa palagay ko. Sa palagay ko, hindi ka nag-aral kagabi kaya hindi ka nakapasa sa pagsusulit. Ang apat, yata. Hindi na yata darating ang mga bisita. Tandaan, ang mga halimbawa ng salita na ginagamit sa paghihinuha, marahil, baka, sa palagay ko, at yata. Ngayong araw na ito, meron akong inihandang kwento para sa inyong lahat. Ang pamagat, ang kuneho, at ang pagong. Handa na ba kayong makinig? Okay, simulan na natin. Ang kwento ng kuneho at ang pagong ni Aesop. May isang kuneho na nagyayabang sa iba pang mga hayop tungkol sa kaniyang bilis at naghahamon pa ng paligsahan. Tinanggap ng isang pagong ang kaniyang hamon. Sa simula ay inakala ng kuneho na ito ay isang biro, ngunit seryoso ang pagong. Sinimula ng paligsahan at sa simula ay buong bilis na tumakbo ang kuneho. Napansin niya na sobrang layo na niya sa pagong. Pinagtawanan ng kuneho ang pagong. Nagpasya ang kuneho na matulog muna dahil sa pakiwari niya ay hindi na makakahabol sa kanya ang pagong. Ang pagong naman, kahit mabagal, ay patuloy sa kaniyang paglalakad. Sa tingin niyo mga bata, sino kaya ang mananalo sa karera? Bakit? Tama, ang nanalo sa karera ay si pagong. Dahil sa kanyang pagsusumikap na matapos sa paligsahan, siya ang nanalo sa karera. Samantalang, si Kuneho ay mahimbing ang kanyang pagkakatulong. Nagustuhan niyo ba at naintindihan ang aking kwento? Okay, very good. Kung ganon, sagutin natin ang mga tanong. Ang unang tanong ko, sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Tama, ang mga tauhan sa kwento ay sina pagong at kuneho. Pangalawang tanong, ano ang ugaling taglay ng kuneho? Tama, ang ugaling taglay ni kuneho ay mapagmataas o mayabang. Sa tingin niyo mga bata, maganda ba ang ugaling mayabang? Hindi, dahil hindi ito magandang pag-uugali. Anong ginagawa ng pagong habang natutulog ang kuneho? Tama, ipinagpatuloy niya ang paglalakad hanggang sa makarating siya sa finish line. Kaya siya ang itinanghal na panalo. Very good mga bata! Ang aking panglimang tanong, anong aral ang napulot mo sa kwento? May napulot ka bang aral dito? Magaling mga bata! Ang aral na mapupulot natin sa kwento
ay huwag maging mapagmalaki o mayabang. Ika-anim na tanong, sa palagay mo, mananalo ba ang kuneho sa karera? Bakit? Tama! Maaaring oo at maaari ring hindi. Oo kung hindi siya natulog at ipinagpatuloy ang karera hanggang sa ito ay matapos. Hindi naman dahil ang ginawa niya ay natulog. So imbis na tapusin niya ang karera, siya ay natulog. Kaya hindi siya mananalo sa karera. Magaling mga bata dahil nasagot niyo ang aking mga katanungan. So sa pangalawang gawain, pagsunod-sunurin natin ang larawan ayon sa pagkasunod-sunod ng kwento. Lagyan ng bilang 1 hanggang 6. So tignan maigi ang larawan, ano kaya ang unang nangyari sa kwento. Very good! Ito ay ang letter E. Pangalawang nangyari sa kwento? Tama, letter D. At ang pangatlong pangyayari sa kwento? Tignan maigi ang natitirang larawan. Tama, ito ay letter C. At ang pang-apat na nangyari sa kwento? Okay, letter A. At ang panglimang pangyayari sa kwento? Tama, letter B. At ang pinakahuling pangyayari sa kwento ay ang letter F. Magaling mga bata! So yan ang tamang pagkasunod-sunod ng ating kwento. Sagutan naman natin ang pangalawang gawain, pagsunod-sunurin ng larawan ayon sa pagkasunod-sunod. Lagyan ng bilang 1 hanggang 4. Ayan, si Ben ay nagpapalipad ng saranggola. So, tignan natin yung unang pangyayari. Okay, very good. Ito yung letter D. Ayan, nagpapalipad siya ng saranggola. Nang hindi sinasadya, ayan, ano kaya yung susunod na pangyayari? Tama, letter B. Sumabit ito sa puno. Ano kaya yung sumunod na pangyayari? Ayan, nakita ito ng kanyang tatay at kinuha ang saranggola sa puno. So, letter C. At ang pinakahuling pangyayari, ayan, ibinigay ito ng kanyang tatay sa kanya. So, yan ang tamang pagkasunod-sunod ng pangyayari. Very good, mga bata! Ating tatandaan, ang pagbibigay ng hinuha ay pwedeng positibo o negatibo. Kaya dapat maingat sa pagpapahayag upang hindi makasakit ng damdamin ng iba. Intindihin ang bawat kwento na ating binabasa upang maisaayos natin ng tama ang mga pangyayari sa kwento. Dito na nagtatapos ang ating aralin ngayong araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Muli ito si Teacher Christy, nag-iiwan ng kasabihang mag-aral ng mabuti upang buhay ay bumuti.